nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, o ka na nga chika lang. Hello mga po, mga anak, kumusta kayo? Ito na naman ako, share-share lang, you know, share lang ako, you know, mga paalala, babala, awareness, yung ganon. So, gusto ko mag-share kasi tungkol sa second chances na sinasabi. Kasi may kaibigan ako, tumawag siya. Ang problema niya kasi, meron siyang pinsan, first cousin, okay, na lumaki sa bahay nila nung maliit pa sila kasi wala nang magulang yon. So, kinupkop ng magulang niya na pinatira lang nga doon sa bahay nila, ng kanilang pamilya. Bata pa sila. Habang lumalaki, syempre, nagiging may mga rebelding ugali. You know, hindi naman perfectong tao. Lahat nagkakamali, di ba? So anyway, nalihis ang landas nung pinsan niya na yon, na hindi na siya pwedeng mag-stay doon sa bahay. Pinaalis nila, parang ganon. Tapos ngayon na may edad na rin, eh kumbaga nagsisisi sa mga nangyari sa buhay niya. Ngayon nakikiusap daw kung pwede doon na daw siya ulit sa bahay titira, kahit siya na daw ang bahalang maglilinis, yung mga ganon. Kasi mas kailangan niya ng permanenteng tirahan dahil yung trabaho niya hindi kaya na magbayad ng upa. Dahil nga lalo na ngayon pandemic, ano? I mean, lahat ng tao nagkakamali. Walang taong perpekto. Kahit marami kang pera, hindi yung perang basihan na ikaw ay matino, na ikaw ay magmamalaki, magmamataas. You know? So anyway, di ganito. Tinatanong niya ako, ano daw sa palagay ko, bibigyan daw ba niya ng second chance? Sabi ko, natural. Sabi ko, kausapin mo muna kung anong problema, lay niya lahat yung cards niya. Kung makikita mo na pwedeng bigyan ng second chance, bigyan mo. I mean, honestly, lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Ang Panginoon na mas dakila, binibigyan tayo ng pagkakataon na magbago pa. You know, pero kailangan may mabuting puso. Eh kung masama ang puso mo, kahit na ganun kakayaman, hanggang doon ka na lang. Pwede kang magkasakit na maubos ang kayamanan mo sa sakit mo. Yung mga ganun. Ako, ganyan ako mag-isip. May karma yan eh. Ako naniniwala ako sa karma. Dahil una, blinebless ka ng Panginoon. Pero gusto ng Panginoon, mag-share ka. Hindi, kahit hindi ka magbigay ng pera, yung mabuting puso na lang. Katulad yan, sabi ko nga sa kaibigan ko, may tao ba yung bahay? Wala daw nakatira doon. Kumbaga, binibisita na nga lang daw nila. Kasi may kanya-kanyang bahay na yung iba, ganyan, yung iba, malalayong lugar, ganyan. So sabi ko, di, okay lang yun, pero kausapin nyo. Wala kang perang makukuha sa amin. Pwede ka dyan tumira, pero wag mong sisirain yung bahay. Yung mga ganun ba? I mean, pwedeng pag-usapan eh. Hindi pwede yung bitterness ang mangingibabaw sa atin. Mas bibiyayaan tayo ng Panginoon kung marunong tayo magbigay ng second chance. Hindi ka perpekto. Meron ka rin mga baluktot na ugali, kaisipan. Lalo na kung bitter ka. Ha?
Kung bitter ka, malaking kasalanan din yan sa Diyos. Tapos yung pera mo, ang iniisip mo, eh, pag tumulong ka, napatirahin mo lang doon, hindi naman mauubos ang kayamanan mo eh. Lalo na kung milyon-milyon ang pera mo. Hindi naman mawawala yung milyones mo eh. Baka dagdagan pa ng Panginoon ang kayamanan mo kung ikaw ay mabuti ang puso. Kahit charity na lang, sabi ko sa kanya, huwag mo na isipin ka mag-anak siya. Isipin mo na lang, tutulong ka, charity. Yun na lang, pero may kondisyon tayo. Yung ganun. Bahala ka dyan tumira, basta maayos, huwag ka magkalat, ikaw bahala sa kuryente, sa tubig, yung mga ganun. Mayroong mga ways na para pag-usapan na maging maayos. Kasi kung puro negative ang ipapakita natin, hindi magiging matuwid ang utak niya. Kasi nangingibabaw na nga sa kanya, na awang-awa na rin siya sa sarili niya eh. Na nagsisisi na siya, tapos ngayon humingi siya ng pagkakataon ulit. Na sana makonsider, diba? Eh, kaso meron talaga mga puso minsan na matitigas. Pero magsisisi kayo later on. Lalo na kung tumatanda ka, mahirap yung tumatanda na meron kang tinatagong sama ng loob. Nagkikim-kim ka, masama yun. Dapat yan, let go. Mas magaang ang buhay. Wala kang, hindi ka makukonsensya. Malinis ang konsensya mo, wala kang ginagawa sa kapwa mong masama. Kay kapatid, kay kaibigan. Hindi kailangan ma-involve ang pera eh. Di ba? Ay importante nakatulong ka kahit paano. Sa maayos na pag-uusap, palagay ko, titinu yung tao. I mean, huwag naman tayo masyadong matigas. You know? Meron mga tao nagkakasala sa atin. Kung talagang matindi, patawarin natin pero huwag na tayo ma-involve. Pero, kung kamag-anak mo naman, bigyan mo ng chance pero may kasunduan. Kamag-anak mo yan eh. Kasulatan, gumawa kayong kasulatan para malinaw, black and white. Ito ang usapan natin, di ba? Binigyan kita ng pagkakataon. Ito ang mga conditions natin. Kaya kung meron siyang gagawin masama, o di, isampal mo yung kasunduan, pakita mo, di ba itong usapan natin, ano ngayon ang ginagawa mo? Pwede naman yun eh. Kaya yun namang iba na binibigyan ng second chance, eh magtino naman kayo. Mahirap na humanap ulit ng panibagong pagkakataon. Kaya kung magkaroon na kayo ng pagkakataon, na bigyan na kayo ng second chance, ipakita ninyo na hindi sila nagkamali, na bigyan ka ng pagkakataon. You know, napatawad ka. Let go. Kalimutan nyo na yung nakaraan. Basta ito ang present. Hanggang bukas, ito ka dapat. Ito ang usapan natin. Yung ganun, gusto mo magtulungan tayo, sige, tutulungan ka namin. Pero ito lang, ang mga kondisyones. Pwedeng pag-usapan yan eh. Ano ka mag-anak? Eh kung kaibigan, sa totoo lang, ayaw ko. Hindi. Pagkakaibigan, hindi pwede. Kasi may iba pa rin yung kaibigan, ano? Hindi ko sinasabi na huwag kayong tumulong. The point is, ang kamag-anak, mas maganda ang dugo nun eh, dahil kadugo nyo. Pero yung kaibigan, hindi ako totally mag-agree. Tutulungan ko siya, pero hindi ko siya isasama sa bahay ko. Hindi pwede yun. Eh, mahirap yung bahay mo na may ibang tao. Yung sarili mo lang. Tulungan nyo sa ibang way ang kaibigan. Ang kamag-anak, huwag din sa bahay mo. Kung meron ka palang bakanting bahay, wala namang nakatira doon, eh, doon mo patirahin. Anong problema ron? Hindi ka naman madidistorbo. Di ba? Basta may usapan tayo, aayusin mo, pagagandahin mo, na hindi kami magagalit sa'yo o na walang rason para magkasiraan ulit tayo. Yung ganun ako, itong dishwasher kasi. Napasinoko kasi yan dahil kulog masyado, walang butas, walang ano. Anyway, ito mga anak, mga apo, pag tayo maayos ang ating pag-iisip, nagpatawad tayo, binigyan natin ang pagkakataon, pero huwag na natin isipin yung nakaraan. Tapos na yun eh.
ang kausapin lang natin in a nice way. Na ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Pero ayusin natin ito ngayon this time. Kasi tumatanda na tayo eh. Pangit yung tumatanda tayo na may samaan pa tayo ng loob eh. Diba? Basta ka mag-anak mo, kahit kaibigan, pero huwag mo lang isasama sa bahay mo. Ako, yan lang ako. Hindi sa ayaw ko ng kaibigan. The thing is, iba na yung dugo nun eh. Mas gusto ko mag-focus ako sa sarili ko ng pamilya sa loob ng bahay ko. Kung may bahay ako. Wala akong bahay eh. Marami akong pera. Tutulungan ko na lang. Maghanap siya ng ano niya. Titirahan niya. Marami akong pera. Sige, bibigyan kita ng pera. Mahal kang tirahan mo. Bahala ka na. Pagkabigay mo pera, bahala ka na. Tulong kaya ko itulong sa'yo. Bahala na siya sa buhay niya. Basta nakatulong ka. Mahirap yung sinarado mo na talaga totally. Humingi naman ng tawad. Nakikiusap. Ipagbigyan. Second chance. Basta ito na. Ito na ang uli mo. Hindi na kita matutulungan ulit pagka pumalpak ka pa. Yung mga ganun. Ako mas gusto ko ganun eh, straight. Sa akin, wala pa namang ganun nangyayari, no? I mean, mga kaibigan, mga ganun. Pero hindi na kailangan gawing issue eh. Pagka natapos, natapos na. Huwag na pag-usapan. Saka hanggat maaari talaga, iwasan na lang. Huwag na makikonnect ulit. Pero lang kasi kamag-anak. Yung kamag-anak, syempre kadugo mo pa rin yan eh. Pinsan, first cousin, mas malapit pa rin yon. Lalo na ang kapatid. Di ba? Kung meron kang kapatid na naghihirap, hindi mo ba kayang tulungan kahit charity na lang kung ayaw mo na siya ituring na kapatid? Sa akin yan ha, idea ko yan. Pero hindi mo maaatim yung kapatid mo. Kahit na nagkasala siya noon, kalimutan mo yung kasalanan na niya noon. Kasi nagsisisi na siya, di ba? Mano ba namang consider mo na lang dahil sa katandaan niya? Oh, sabihin na lang, charity na lang, katulong ka. Hindi man kailangan malaking pera, eh. Ibig sabihin, nandyan yung may bahay, walang tao yung bahay, eh bakit sino titira doon? Eh baka ahasin yung bahay mo. At least kung may tao, maingatan pa yung bahay mo. Honestly, mahirap yung masyado tayo mapagmataas. Unang-una, pinagpapala ka na nga eh. O pinagpala ka na nga. Ano ba naman yung konting mag-share ka ng kabutihang puso na lang? Huwag na yung pera. Hindi ka na mababawasan. Hindi mababawasan kayamanan mo dahil tumulong ka sa ibang way. Malaking bagay pa rin sa Diyos yun. Pagpapalain ka pa talaga lalo ng Diyos nun. Dahil at least mabuti ang puso mo. Nakaunawa ka. Binigyan mo ng pagkakataon. May pag-uusap syempre, di ba? Kahit ayaw mong bigay ng pera, hindi makailangan magbigay ka ng pera, makatulong ka lang kahit sa anong paraan na hindi. Kasi konsensya mo yun kung hindi mo tinulungan, lalo na kung kapatid o kamag-anak. Kahit paano, tumulong ka, di ba? At least, walang maisusumbat ang Diyos sa'yo dahil nakatulong ka. Lalo na kung marami kang kayamanan, tapos kahit konti, hindi ka lang share. Yung ganon. Okay, bird clock. Abutan na naman ako ni bird clock kasi may ilaw na dito. Anyway. Ay nako mga anak, mga apo. Sa akin, yung pagpapala ng Diyos, lalong gumaganda kung maganda rin ang puso natin. Yung marunong din tayo magpatawad. Hindi yung parang andun pa rin yung galit mo sa tao na yon. Lahat tayo nagkakamali. Walang perfectong tao. Huwag natin tignan yung nagkamali siya. Bigyan na lang natin ng pagkakataon. Pero please, ito lang usapan natin. Ganun kasimple. Katulong ka. Charity na lang. Huwag ka na mag-isip ng ano. Kung ayaw mo talagang kilalanin kamag-anak o ayaw mo kilalanin kapatid, kahit paano mabuting puso, charity. Ganun na lang. Mag-observe muna kayo, makikita nyo naman kung talaga magbabago na eh. At saka una, yung bahay na yun, sabi nga niya, halos wala naman daw dumadalaw. So kung
Di sabi ko, eh di kung wala masyadong time yung mga kapatid mo o kayo, kahit paano may tao na doon, diba? Oh. Eh mas mabuti na yun, meron tong mga tao doon. Wala naman daw mga gamit na ano doon, mamahalin, wala naman. Oh, eh di okay lang yun. Bayaan mo na doon, kesa mabulok yung bahay mo ng puro uod. Pati puso mo uuurin. Pati utak mo may uod na. Baka maging ahas ka pa. Honestly. Nakakalungkot kasi minsan mga tao hindi na sila marunong mag-isip na makatulong. Kumbaga parang sa kanya, katulong na ako noon sa'yo, tapos na yun. Kumbaga tingin na lang niya sa tao, wala ng pag-asa. Mali din yun eh. Kasi dapat tayo rin nagbibigay tayo ng second chance sa tao eh. Na mabigyan din sila ng panibagong pag-asa. Maging blessing din tayo sa kanila. Kahit konti lang, hindi kailangan malaki. Yun nga, kabutihan ng puso natin, yan ang blessing na darating sa kanya. Dahil mabuti yung puso natin. At merong kapalit na malaking blessing yan galing sa Panginoon. Dahil totoo ka na gusto mong tumulong or bigyan ng second chance. Kasi malay mo, yun lang ang kailangan niyang break eh. Diba? Yung break na yon, baka dun na siya magkaroon ng magandang pag-iisip na matatanaw niyang malaking utang na loob yun. Dahil makakaayos na siya. Yung ganun. Kasi nga naman, hindi kumalis, no? Kasi may bahala na ang pandemic. Walang sweldo. Agang mahirap ang buhay. Pagka ganito, lalo na itong panahon na to, mag-consider tayo. Pero pag pera ang hiningi sa'yo, ayoko rin. Hindi ako papayag. Bigyan ko pera, sige, ito lang kaya ko. Yan lang. Pero hindi ako bibigay ng kung manghihingi ng pera, manghihiram. Hindi ako. Honestly, hindi ako nagpapahiram ng pera dahil unang-una wala ako ipapahiram. Pagka meron na lumapit sa akin, manghihiram, sa binibigyan ko ng 50, sige, bahala ka na dyan, yan lang kaya ko. Huwag mo naisipin yan, bigay ko na lang sa'yo. Ganun lang. Ito, magkaroon naman tayo ng konting puso sa kapwa natin. Lalo na kamag-anak, kapatid, pinsan, nabuo, you know. Huwag masyadong matigas ang puso natin. Lalo sa panahon na yung pandemic, unawain mo na lang. Bakit? Bakit nagkaganyan ang buhay niya? In a way, kalimutan natin mga pagkakamali nila. Basta makita mo naman na magiging maayos na. Huwag na natin isipin yung mga mali nila. Isipin natin yung ngayon at saka yung bukas. Hindi tayo pwede maging bitter. Hindi tayo pwede mapagtanim. Alisin natin yan sa puso natin, yung tinik na yan. Alisin natin yan dahil unang-una pinagpapala ka ng Diyos eh. Paano ba naman mag-share ka ng konting kabutihan? Gusto ng Panginoon yan kahit hindi ka magbigay ng pera. Kabutihan. Magagandang salita. Malaking bagay na yon. Baka may masmasan or what. You know. Kaya ito lang, sinasabi ko nga, ang Panginoon nagpapatawad, tayo, kailangan marunong din tayo magpatawad. Pero ito nga, pagka hindi tinanggap yung kapatawaran mo, silang may kasalanan, hindi ikaw. Basta humingi kang tawad, hindi ka pinatawad, sila na ang mananagot. Hindi ka na mananagot doon. Basta pinatawad, humingi ka ng tawad, nagpatawad ka rin, pero layuan mo na yung mga tao na yon, yung mga yon, kasi ibig sabihin hindi sila kasama sa panibagong chapter ng buhay mo. Anyway, kung minsan yung second chance, mas malaking blessing din yon para sa kapwa mo. Basta sabi ko nga, may kailangan mag-usap. Maging maganda yung usapan. Hindi yung parang tingin mo na lang talaga wala nang pag-asa sa buhay. Hindi pwede yung ganun. Maging blessing tayo sa kapwa natin. Malay mo, yun lang ang iniintay ng na break.
yung second chance na gusto ng Panginoon talagang bukal sa puso mo na bigyan ng second chance. Kasi sa akin lang ha, magagalit ang Diyos sa atin kung hindi tayo marunong magpatawad. Dahil siya, nagpapatawad siya. Depende yan. I mean, yung mga maliliit na cases lang. Pero yung mga kriminal, ganyan, eh, hindi na natin hawak yan. I mean, oh, syempre may hustisya naman. Di bahala na ang hustisya. Though, pwede pa rin siyang patawarin, pero huwag ka na makikonek. Yung ganun lang. Tsaka let go na. Kalimutan mo na yung mga memories tungkol sa kanya, mga nangyari. Kasi yan ang pinaka-easy way na makaka-move on ka ng tahimik. Anyway, nakakalungkot kasi talagang mayroong mga tao na makitid ang utak. Hindi alam yung blessing niya galing sa Diyos. Kasi ata walang kinikilala at ang Diyos yung ganong klaseng tao. Yung nagpapanggap lang na Katoliko, Kristiyano, whatever. Pero hindi totoo. Kasi kung talagang totoong Kristiyano ka, naniniwala ka sa Diyos, dapat alam mo na marunong magpatawad dahil ang Diyos ay nagpapatawad. Yung mga characteristics ng Panginoon, kung hindi mo alam yun, ibig sabihin peke ka, hindi ka totoo. Pakitang tao ka lang. Tsaka yun nga, kukonsensyahin ka niyan, darating ang araw. Una, hindi kailangan ng kayamanan mo ipamigay. Kahit mabuting puso lang, kabutihan ng puso, malaking blessing na yun sa kapwa natin. Kaya mga anak, kaya nga sinasabi ko, be kind to one another, be a blessing to one another. Pero hindi kailangan mga pera-pera. Walang pera-pera, lalo na kung may alam kayo na may pera kasi nagdrodroga, eh hindi pwede yun. Pera kasi, kailangan ng pera kasi alam nyo may history ng inom, lasenggo, o di kaya nagsusugal, eh bawal yun. Limitahan natin, bilan na lang natin ang pagkain. You know? Ay, bigyan ko na lang ng isang kilong bigas at saka isang platang sardinas. Malaking bagay yun. Honestly. Basta ako, ito lang ha, sinishare ko lang sa inyo. Ang Diyos ay nagpapatawad. Kaya kailangan matuto din tayo magpatawad at bigyan natin sila ng second chance. Ang second chance na yan, baka yan ang sagot ng mga pagpapala para sa kanya. Hindi natin alam, pero yung kabutihan ng puso natin, pag yan ang nangibabaw, malaking biyaya ang matatanggap mo galing sa Panginoon. Basta tao sa puso mo. Hindi yung pakitang tao ka lang. Kasi pag pakitang tao ka, andyan, mandyan yung kayamanan mo, ang sarap ng buhay mo, pero hindi mo alam, dahan-dahan yan, mawawala. Magdi-disappear yan, na hindi mo alam kung saan napunta. Kaya mag-ingat ka rin, sino ka man, di ba? Mag-ingat din kayo. Kasi kahit na mayamang ka na, pero meron kang masamang ugat. Masamang ugat. Meron ko pa rin masamang budhi. Diba? Kung pakitang tao lang. Wala yan. Hindi yan tatagal. Sandali lang yan. Tsaka yung, kung meron ka mang pera, baka magkasakit ka kasi makukonsensya ka sa ginawa mo. Yung ganon. Tapos baka meron ka ng existing na sakit, hindi ka nagagaling. Mangyayari lang sa'yo, puro ka nalang punta sa doktor. Hindi ka nagagaling. Kasi masamang budhi mo. Hindi ka magpatawad, pakitang tao ka, mapagmataas ka. Yung mga ganong ugali, ayaw ng Panginoon yun eh. Kaya ako ayoko yumaman eh. Mahirap pagka yumaman ka. Hindi pwedeng hindi ka magbibigay, kailangan tumulong ka. Mas gusto ko na pareho lang tayo mahirap. Mas mag-enjoy pa tayo na mahirap tayo, masaya tayo. Wala tayong iniintindi. Sa importante, maging responsible lang tayo. Yun lang yun eh. Saka kontento tayo kung anong sitwasyon natin. At nagpapasalamat tayo palagi sa Panginoon. At matuwid tayo.
huwag tayong gagawa ng masama. Kasi pag gumawa ka na ng masama, nanganganak yan, dumadami yan. Mahirap yung ganun. Anyway, mga anak, mga apo, yung kabutihan ng puso natin, malaking blessing yun sa kapwa natin. Kaya, huwag kayong masyadong matigas, maging maluwag naman ang puso ninyo, magpatawad, at saka magbigay ng second chance. Hindi na kailangan maging involved kayo sa kanila or whatever. Basta katulong kayo kahit konti, ganyan, okay na. Basta itulong kaya kong tulong sa'yo. Kalimutan natin nakaraan, umabante ka na. Ganun lang. Para hindi na lumaki. Ay, mahirap yung balik ng usapan eh. Mahirap yung ganun eh. Kasi yan ang mahirap. Kasi tinututukan pa. Kung anong ginagawa na ni ano doon. Ano, hindi tama yun. Ikaw yung kayamanan mo, hindi naman mababawasan na tumulong ka sa kapwa mo eh. Diba? Eh bakit ka nag-worry? Anyway, mahaba na pala to, 25 minutes. O sige, ganun na lang muna mga anak. Be kind to one another. Be a blessing to one another. Consider ninyo magbigay ng second chance. Baka yun ang malaking blessing na hinihintay nila. Ikaw ang ginagamit ng Panginoon para maiabot sa kanya ang pagpapala. Take care. Be safe. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, boka na nga chika lang. Lola Becky, ipaglalaban ka.